Hi guys, in this video, tuturo ko naman kung paano ako mag-edit ng video dito sa Filmora 9. So, hindi ko na ito pahabain guys. Okay, so, umpisa na natin. So, pag in-open yung Filmora 9, ganito yung itsura niya. And then, pipiliin natin dito yung new project. So, ito yun. Tapos, dito naman sa aspect ratio, pipiliin natin yung 16:9 widescreen. Okay, so select natin siya. Tapos, pagka lumabas yan guys, ito yung buong interface ni Filmora. So, ayan. Ayan yun. Meron tayo ditong media, audio, titles, transition, effects, elements, split screen. Tapos, dito naman sa import, ito yung madalas kong ginagamit. Import media files. Tapos, dito naman sa record, meron tayo dito record from webcam, record PC screen, record voice over. So ayan yun. Then next, add na natin yung mga video clips na gagamitin natin, saka yung mga logo. So click nyo lang yung add, tapos hanapin lang natin kung saan nakalagay yung mga folder. So ayan. Tapos, i-select ko siya lahat. Then, open. Okay? So, ito yun guys. Ito yung logo ko, subscribe button, background music, ito yung video 1, video 2. So, okay na tayo dyan. Tapos, next, drag natin yung video 1. Okay? Sa video 1 guys, hindi ko nagagamitin dito yung audio. So, paano ba siya burahin? Okay? So, right click. So, right click natin siya. Tapos, detach audio. Tapos, highlight natin yung audio. Tapos, right click, delete. Okay? So, ganun lang pag-delete niya. Okay? Next, paano ba i-adjust yung kulay niya? So, double click lang natin yung video. Tapos, punta tayo dito sa color. So, explore lang natin siya. Try natin yung ito, yung auto. Click ko lang yan. Ayan, ayan yung kalalabas ng kulay niya. So, pag ayaw niyan, reset nyo lang. Tapos, try natin i-adjust yung temperature. Ayan. Yung tint. Yung contrast. Saturation, brightness. So yan, ayan yung mga basic tool ng color enhancement ng video ng Filmora 9. So okay na tayo doon. Tapos drag natin yung video 2. So hindi ko rin ulit gagamitin yung audio niyan. So paano ba burahin? So ganun lang yung tinuro kanina. So right click, detach, select natin yung audio, delete. So, yun. So, ganun lang yung pag-delete ng audio niya. So, dito na tayo sa audio. Dito naman sa audio, guys, meron tayo dito pwedeng gamitin na pre-music and then pwede rin tayo mag-download ng music dito. So, try natin tong to yung drift. Drag natin siya. So, yan. Ganyan lang pag-drag niya. So, okay na tayo dyan. Delete natin siya. Delete. Next, try naman natin mag-download ng background music dito. So, ayan. Pag may nakikita ko yung ganyan, yung download icon na ganyan, ibig sabihin, pwede mo siya i-download. So, paano ba siya mag-download? Double-click mo lang siya. So, ayan. Double-click. Ayan. Pag nawala na yung icon niya, ibig sabihin, pwede mo na siyang gamitin. So, drag natin siya. Ayan. So, ayan. So, delete natin siya ulit. So, bakit ko siya dinelete? Kasi, guys, meron ako dito ang gagamitin background music. So, ito yun. So, dadrag ko lang siya ulit. Ayan, drag ko lang. Tapos, ipiplay natin siya ngayon.
Oops, stop natin. So next, paano ba mag-cut ng video or yung audio? Paano pa mag-cut? So nakikita nyo yung red na line na yan, yung may scissor, ayan. Nakikita nyo yan. So ayan, nagagamitin natin pang cut. So adjust lang natin siya, pantayin natin siya dito sa video. So ayan, cut natin yung audio ha guys. Ayan. Tapos click lang natin yung cut. Ayan. Click lang natin yan. Tapos drag lang natin siya dito. Tapos right click. Tapos delete. Ayan. So okay na tayo doon. So next, paano ba natin ma-open yung settings ng audio? So double click lang natin ito. Tapos ayan, ayan yung itsura niya. So pwede natin hinaan yung volume pababa, then pwedeng pataas. Ayan, lakasan natin siya. Tapos meron din tayo dito fade in, tapos fade out. Ayan. So ano ba yung fade in? Paano ba siya gamitin? Yung fade in guys, for example, yung background music nyo malakas sa umpisa. So pag i-adjust mo yung fade in niya, pinlay mo yung audio, hindi kagad siya malakas. So dahan-dahan lang siya lumalakas. And then yung fade out, paano yung paggamit ng fade out? Ang paggamit nun, pag pinlay mo yung audio hanggang sa matapos siya, unti-unti siyang humihina. So ayun yung gamit ng fade out. Okay, so okay na tayo dong guys. So try naman natin siyang i-play para marinig natin yung settings na ginawa natin kanina. Play natin. Ayun guys, napansin nyo, unti-unti siyang humihina. So ganun yung paggamit ng fade out. So okay na tayo sa background music, no? Okay na tayo doon. Tapos next naman natin yung dito sa titles. Dito naman tayo. So sa mga titles guys, marami tayong pagpipilian dito. Meron tayo ditong openers. Ayan, subtitles, ayan. Ay mga pipiliin natin. So try natin tong subtitle. So ayan, ay mga ginagamit sa pare movie, maglalagay ng English subtitle yan. So try natin to. Drag natin siya. Tapos adjust natin tong red line. Tapat natin siya dito sa box. So ayan, nakita nyo, may text na siya dyan. So paano ba yan siya? Paano ba i-edit yan? So double click nyo lang yung box. Tapos ayan, edit natin yung text nya. So type natin dito, how I edit my video. So ayan. So okay. Then next, yung tirang text na to, di-delete natin siya. So click nyo lang, then control A, tapos delete. So yun, nabura na siya. Next, try natin i-adjust yung font. Ayan, click nyo lang yan, then pwede kayong pumili ng mga font na gusto nyo, pero mas okay pa rin yung original size nya. Ayan, ayan, nakita nyo, mas okay pa yan. Tapos dito pwede nyo baguhin yung size din, pili lang kayo dyan kung gusto nyo mas malaki, mas maliit. Yan, explore nyo lang guys. So okay na tayo dun. So okay na tayo sa text, no? So delete natin siya. So lalagyan naman natin siya ngayon ng titles. So ito, pipili natin to. So ayan, try natin siya. Adjust natin ha. Tapos kung gusto niyo lumawak yung workspace nyo guys, i-drag nyo lang natin siya dito ah. Ayan. Tapat nyo lang yan, tapos i-drag nyo lang para lumawak yung workspace nyo. Para hindi kayo mahirapan mag-edit. Tapos yan, double click lang natin siya. Double click lang guys. Tapos pwede na natin i-edit yung text nya. So yan. So click lang natin ito.
And then, punta kayo dito. Tapos, edit natin siya. Yan. Lagyan natin. Basic video editing. Okay? So, dito sa video, so sa basic video editing na to, pwede natin baguhin yung font. Yan, pwede natin siya baguhin dyan. Yan, explore nyo lang dito, guys. Tapos, eto naman, gamitin din natin tong text na to. So, type natin dito. Created by Comtech. Yan. So, okay natin yan, guys. So, punta tayo dito sa Advanced. So, sa Advanced, baguhin natin yung kulay niya. Kung gusto nyo baguhin, yan, click nyo lang yung More. So, select ko lang yung kulay orange. Yan. Nakita nyo nagbago ng kulay niya. Yan. Ganyan siya. Tapos, lagyan natin siya ngayon ng text border. Ayan. Nakita nyo, karoon na siya ng text border. So, paano ba baguhin yung kulay niya? So, paano siya baguhin? So, click nyo lang yan. Then, click nyo yung more. Then, select natin yung white. So, ayan. Diba? Nabago na yung text border niya. Okay? So, next, adjust natin yung size niya. Size ng border. Ayan. Para hindi masyado makulay. Okay? So, next, lagyan naman natin siya ng text shadow. So, ayan. Check nyo lang yan. Kasi yun, napansin nyo, nagkaroon na siya ng shadow na black. Ayan. Kung gusto nyo baguhin yung kulay ng shadow, click nyo na yung color na yan. So, click nyo yung more. Then, pipiliin ko dito yung red. Ayan. Para may dating. Ayan. So, okay na tayo sa text. Dito naman tayo sa ano, sa animation. Click natin yan. And then, dito sa animation, meron tayo ditong, ayan, typewriter, cinema style, ayan. So, explore nyo lang. So, ayan, explore lang. Try natin tong, ano, typewriter. So, ayan, pag tinry nyo yan, double click lang yan, and ganyan yung lalabas sa kanya. So, isa pa. Ayan. Pansin nyo, gumagalaw na yung text nyo. So, try naman natin tong cinema style. Double click lang. So, ayan. Ayan yung kalalabasan niya. Pero, mas okay sa akin yung typewriter na ano eh, animation eh. So, ayan ang gagamitin ko. So, click natin yung okay. Tapos, okay na tayo sa titles, guys, ha. Dito naman tayo sa ano, transition. So, click lang natin yan. So, ayan. Ito yung mga ano. Ito yung madalas na ginagamit ko. Dissolve, fade, ayan. So, try natin yung dissolve. So, ayan. Drag natin siya, ha. Lagyan natin siya sa bandang gitna. Then, play natin. Yun. Napansin nyo, guys, ang ganda ng pasok ng pangalawang video niya. Dahil dun sa transition na yun. Ayan. Okay. So, next, try naman natin yung fade. Ayan, try natin yan. Delete muna natin to. Then, drag natin yung fade. Lagay natin sa pagitan ng dalawang video. Play natin. Ayan. Napansin nyo, maganda yung pasok ng pangalawang video. Nagkukulay black siya. Play natin ulit. Okay. So, okay na tayo doon. Okay na tayo sa ano? Sa transition. Transition. Tapos dito sa text. Okay na tayo. Ano? So, dito naman tayo sa ano? Sa effects. Yan. So, try natin tong filters. Saka yung overlays. Try natin dito sa filters.
Hanapin natin yung eto, try natin to, Nashville. Mas okay itong filters na to eh. So ipantayin natin siya dito sa video hanggang sa dulo ah, mula umpisa hanggang dulo. Drag lang natin siya. Ayan. So play natin, guys. Pansin niyo, nagbago ng kulay ng project natin. Ayan. Pansin niyo, 'di ba? Ganda no. So pagka wala siyang kulay, guys, ito, papakita ko sa inyo ah. Ito, ayan, check natin. Disable natin yung filters. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya pagka wala siyang filter. Pero pag meron, ayan. Pansin nyo, laki ng pagbabago niya. So, paano ba i-adjust yung kulay ng filters? Double click nyo lang. And then, adjust nyo yung alpha. Ayan. Ayan, mas okay ng kulay niya. Ayan, play natin. So, ayan. Okay na yung filters natin. Okay. So, next, click natin yung okay. Punta tayo dito sa overlays. Sa overlays, hanapin natin yung cinematic. Yung hanapin natin. Yun ko lang. Ayun. Ayan, ayan. Ayan. So, drag and drop lang. Ayan. So, ganun din. Papantay lang din natin siya mula umpisa hanggang dulo ng video. Ayan. Play natin. Ayan. So, ayan. Napansin nyo, guys. Nagmukha na siyang movie. Ayan. Ganyan yung paggamit ng overlays, yung cinematic. Madalas ay nang pinipili ng karamihan. So, okay siyang tingnan. Ayan. So, konti na lang matatapos na yung project natin. So, okay na tayo sa sa effects, no? Okay na tayo sa So, next, gamitin natin yung logo ko. Lagyan natin siya ng watermark. So, drag lang natin siya dito. Drag lang. Ayan. And then, papantay ko rin siya ulit sa dulo. Ayan. Yan. So, kung mapapansin nyo, guys, may white background siya. So, paano ba siya alis eh? So, tuturo ko yan. So, right click lang natin siya. Click natin green screen. Tapos, ito. Select natin yung color white. Ayan. So, ayan. Makikita nyo, wala na yung white background niya. Okay. Next naman, adjust natin yung opacity. So, click lang natin yan, guys. Tapos, kung gusto nyo i-adjust yung kulay nyo or gawing transparent, adjust nyo lang. Ayan. Ayan. Pansin nyo, nagiging transparent siya. Ayan. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo kulay sa logo nyo. Pero para sa akin, mas okay para yung buo yung kulay niya. So, ayan. So, paano ba siya i-resize? So, click nyo lang yan. Tapos, i-resize natin siya. Ayan. Ayan. Ganun lang. Ganun lang pag-resize sa kanya. Tapos, drag natin. So, yung full screen natin. Okay? So, sa pag-drag, guys, pwede nyo rin naman siya i-position gamit yung down arrow key or yung mga arrow keys ng keyboard. So, pwede nyo siyang gamitin. I-adjust yung position niya gamit yung mga arrow key ng keyboard. Yan. Example yan. Ayan. Para mas clear yung paglagay ng logo natin. So, ayan. Mukhang okay na. So, okay na tayo dyan. Next naman, yung subscribe button. So, ganun lang din. Drag and drop. E then, papatay lang natin siya dun sa video, sa dulo. Tapos, yun lang din.
paano alisin yung background, right click, tapos sa green screen, select nyo lang yung color white, ayan, tapos adjust nyo lang ulit yung opacity, or adjust nyo na yung position, yan, ganyan. Ayan, katulad ng tinurong kanina, pwede nyo ulit gamitin yung ano, yung mga arrow keys ng laptop para maayos nyo yung position ng watermark or yung subscribe button ng video nyo. So ayan, ganyan lang siya, guys. Full screen natin. Okay. So okay na tayo dito. So exporting na tayo, guys. So sa exporting, guys, format natin, guys, dito MP4. Tapos dito naman sa name, pwede nyo siyang i-edit. For example, ayan, type natin dito basic video editing. So, okay na tayo. Next, for example, kung saan nyo siya gustong isave. So, click nyo lang yan. Tapos, pili lang kayo kung saan nyo gustong isave dito, guys. Pero ako, isave ko siya dito sa videos. So, sa videos, guys, nag-create ako ng folder dito. So, ayan, basic video editing. So, select ko lang siya. Tapos, doon na siya mapupunta, guys. So, ito yung resolution natin. Ayan. Tapos, punta kayo sa settings. Sa settings, guys, madalas na ginagamit ko dyan. Ayan, yung best. Para mas malinaw yung output natin. Ayan. And then, click natin yung OK. Tapos, export. Ayan. So, ayan, guys. So, tapos na tayo sa media, audio, titles, transition, effects, elements. So ayan, saka yung split screen. So hintay lang naman natin siya matapos, guys. So pagkatapos ito, guys, ituturo ko sa inyo kung saan siya napunta or kung saan na-i-save yung video. Ayan, medyo matatapos na siya. Yun. So, ayan. So, next, click natin yung find target. Ayan. So, napansin nyo, guys, may nag-pop-ups na folder yan. Click nyo lang yung nag-pop-ups na folder. Tapos, ito. Ito na yan, guys. Ito na yun na tapos nating video. So, play lang natin siya, guys, ha. Ayun. So, ayan yung output natin. So, natapos na yung project natin. Okay. So, kung may naitulong sa inyo itong video tutorial na ginawa ko, guys, paki-subscribe and paki-click na rin yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod kong video. So, yun lang, guys. Maraming salamat.